Number two is mag-focus ka sa at least isang category ng products nyo. Lalo-lalo na kung madami kayong products, di ba? Maraming range yung products nyo. May mga may weight loss, skin whitening, health, and whatever, kung ano-ano pa, skincare, whatever. So, mag-focus ka lang sa at least isang category. So, for example, category is weight loss. Diba? Meron, halimbawa, meron kayong different kinds of products na may kinalaman lang sa weight loss. Merong mura, merong nasa tamang, sa gitna yung price, merong mahal. Diba? So, mag-focus ka lang sa at least isang category. Ang isa sa pagkakamali na ginagawa ng mga nagbebenta dito sa network marketing is gusto nila ibenta lahat. Ang may re-recommend ko sa is mag-focus ka lang sa isa. Kasi master nga, diba? Sinabi ko, diba, sa number one is mamasterin mo yung product. Hindi mo mamamaster lahat yan ng sabay-sabay. So, paisa-isa lang. Mag-focus ka muna sa isa. Once na na-master mo na tong product na to, then tsaka ka mag-move on sa kasunod. By master, ibig sabihin, magaling ka na magbenta nitong product na to. So, okay na. Tuloy-tuloy na yung sales mo sa product na to, sa category na to. Let's say, halimbawa yun nga, weight loss. So, pwede ka naman mag-move on sa kasunod na category. Yung kung halimbawa meron kayong skincare, o doon ka naman, aralin mo naman yun. At least, ito gumagalaw na. So, I hope naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko about doon. Focus ka lang muna sa isang category, mas madali mo siyang mamamaster kapag ka ganun yung ginawa mo. And number three, hanapin mo na yung mga tao na nangangailangan ng produkto mo. Since nakafocus ka sa weight loss, sino yung hahanapin mo mga tao? Gusto magpapayat. Di ba maraming tao na gusto magpapayat. So for example, magsimula ka, pwede kang magsimula ka agad sa warm market mo. Hanapin mo yung mga tao dyan sa warm market mo na sa tingin mo yung gusto magpapayat. Anyone of them. Wala namang kaso kung sino yan. Basta sa tingin mo, kailangan niya magpapayat. Kung halimbawa, nakikita mo na medyo heavy siya, di pwede mong i-share sa kanya yung product mo. And ito kasi yan, hindi naman kasi ibig sabihin itong sinasabi ko na ito makakabenta ka kaagad. Tanggalin nyo na sa isipan nyo yung one size fits all na strategy na basta gawin mo lang, kikita ka na ka. Wala kasing ganun eh. Kailangan mo talagang i-share ng i-share yan sa napakaraming tao. This is a numbers game. Kahit gano'ng pakagaling, may edge yung magaling talaga sa pakikipag-usap, sa sales, pero hindi ka gagaling, lalo-lalo na kung nagsisimula ka pa lang eh. Katulad ko ngayon, may mga nagko-comment, may mga nagme-message sa akin, sinasabi nila, buti pa daw ako, ang galing kong magsalita. Sa tingin nyo ba, ganito na ako nagsimula? Hindi nyo kasi nakita yung kung kailan ako nagsimula. I started 2013, tandaan nyo yun. Kailan ako nagsimula na mag-YouTube, gumawa ng mga gantong videos, mag-training? 2016. Isipin mo yan. Actually, yung YouTube, wala pa noong 2016. I think 2018 ko to ginawa eh. Yung sa YouTube channel. Pero 2016, dun ako nag-start gumawa ng video. 3 years! Bago ako nagsimula na umimik sa camera, sa harapan ng camera. So, ibig sabihin yung 3 years na yun, na-experience na ako kasi tuloy-tuloy ko ginawa yung negosyo ng mga time na yun. And yung mga time na yun, old school pa. Yun yung mga panahon na kailangan ko pang kumausap sa personal, nagbibilog-bilog, nagsusulat ako pabaliktad. Ginagawa ko yan before. Hindi ako naging magaling overnight. Hindi ako gumaling sa pagsasalita nang kakapanood lang ng training. Hindi, na-practice ako, nasanay ako. And all those times na ginagawa ko tong negosyo na to, hindi ako komportable kasi nga, isa akong introvert. Hindi ako program, hindi ako pinalaki, hindi ako lumaki na ganito, na madaldal kung ano-anong pinagsasabi ko. Diba, hindi ako ganito, napakatahimik ko lang. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin. So, dumadaldal lang ako kapag kailangan ko maging madaldal. For example, paggawa ng video, syempre, kailangan ko magsalita na magsalita dito. So, hanapin mo lang nang hanapin yung mga prospect na yon. And pwede mo naman prospect kahit sino. Pero syempre, kung nasa weight loss ka, alam naman na benta mo pa yan sa ano, ialok mo pa yan sa payat na. Diba? Hindi naman ganun yun. So, wag mo na siyang i-share sa'yo. So, medyo common sense na yan. So, hindi mo na kailangan na gawin yun. And unahin mo as much as possible, unahin mo yung warm market. Kasi nandiyan na sila eh. Diba? Alokin mo lang. So pagdating naman sa pag-aalok, paano mo i-aalok yung product? Indirect approach. So I'm sure na ituro na rin to sa inyo kasi hindi naman na to bago. So instead na dadirektahin mo siya na gusto mo bang magpapayat? Instead na ganunin mo, direktahin mo. Mas madali at magiging mas komportable ka kapag sinabi mo sa kanya, may mga kilala ka ba na gusto magpapayat? Nagbebenta kasi ako ng product na pampapayat eh. So yun, ganun lang. Ganun lang kasimple yung approach. Diba? Kung may kakilala siya, di pwede siya mag-refer. Kung wala, edi wala. Kung sinabi niya na wala, ibig sabihin, hindi siya interesado. Diba? Pero at the back of your mind, siya naman talagang inaalok mo. So, kung ayaw niya, di wag. Ganun lang kasimple. Move on sa kasunod na prospect. Na pagdating naman sa cold market, halos ganun din. Magpo-post ka lang sa Facebook before and after. So, siguro doon niya lang na sinusunod niyo yung rules ni Facebook. Kasi minsan, ewan ko, hindi ko rin alam kung anong trip ni Facebook.
As of the making of this video, December 2020, minsan pinapayagan niyo yung before and after, minsan hindi. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. So, mag-try na lang kayo na mag-try. Mag-testing lang kayo na mag-testing. So, yun lang yung 3 simple steps na gagawin niyo para makapagsimula ka magbenta as soon as possible. Di ba? Napakasimple lang. I-try mo lang nang i-try. Mag-approach ka lang nang mag-approach. Hindi lahat ng i-approach mo bibili. Mas maraming i-re-reject ka. Pero ang importante, marami kang ina-approach para mas mataas yung chance na makuha mo yung tamang tao na bibili ng produkto na binibenta mo. Kung gusto niyo pa matutunan yung more about sa pagbibenta ng products, meron akong ginawang training course which is yung Product Selling Techniques. So makikita niyo yung link sa description ng video na ito sa ilalim. Kung pinapanood niyo to sa YouTube, most of the time, nasa YouTube to. So makikita niyo yung link sa description sa ilalim ng video na ito. Hanapin niyo lang yung Product Selling Technique. So doon ako nagturo ng pagbibenta ng products online from scratch, paano ka magsisimula hanggang sa makabenta ka, and at the same time kahit nga hanggang sa ma-recruit mo yung nabentahan mo, tinuro ko na rin doon. So I hope marami kang natutunan dito sa video na ito. Like mo to kung marami kang natutunan, kung nagustuhan mo, and share mo to sa mga kakilala mo, sa mga members mo, downlines mo na gusto mo matutunan nila na makabenta pagdating sa products nyo. And comment mo dyan sa ilalim kung ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa video na ito. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!